Samantala mga puso, Laguna naman po tayo. Oo, nandun naman paghimalang birhen ng Turumba. Yes, at bukod po dyan, meron din doong isang bukal na sinasabi nagpapagaling daw ng mga may sakit. Nilipat na nila tayo doon, nila Tony Pet, Arn, at saka syempre si Love. Good morning, guys! Good morning! Uy, parang energetic yung dancing nila. Isang mapagpalang umaga, hatid namin mula rito sa Baki, Laguna. Narito tayo sa harap mismo ng St. Francis of Alcantara Parish Church ng Pakil. At ang aking mga kasama rito ay ang mga volunteer at mga debotong kalalakihan na siya nagbubuhat sa Nuestra Señora de los Dolores de Turumba, ang isa sa mga pinakamatandang imahe na talagang nire-revere ng mga kapuso natin taga Laguna rito. At eto nga ang mga kababaihan ay nagsasayaw ng Turumba Dance. At alam nyo ba na mga babae lamang ang kailangan dapat na magsayaw nito? At ang kanilang ginagawang pagsasayaw, yung may mga pagmumuestra na nga, parang sumasamba sila, ayan ay bilang pagbubugay sa mahal na birhen nga. Alam nyo ba na ang simbahan na ito, talaga naman napakatanda na. At talagang pag pinupuntahan mo, parang kang natatransport back in time. At syempre, ang ating mga kapuso, meron sila sineselebrate na isa sa mga pinakamahabang religious na tradition dito. At ito nga pagsasayaw ng Turumba ay kasama na rito. Very religious ang kanilang pagsasayaw. At para nga naman magbigay ng konti pagkaalaman tungkol sa mga ginagawang mga pagsasayaw, mga religious na mga activities nila rito, kasama natin si Dr. Cynthia Fornales, ang head ng Turumba Committee. Ma'am! Dr. Cynthia Fornales! Ma'am, good morning po. Morning. Ano po ba ang inspirasyon natin sa pagsasayaw ng Turumba Dance? Tapos, bakit po puro mga kababaihan lang po dapat magsayaw? Itong Turumba Dance ay isang pagbibigay puri sa aming pangalawang patron, Nuestra Señora de los Dolores de Turumba. Ito ay nagsimula noong 1788. So, ibig sabihin, 227 years na namin sinasayaw ito. Okay. Ang nakikita yung Turumba, ang ibig sabihin kasi ng Turumba, ito ay hango sa Spanish word meaning nawawala sa sarili or nanghihibang. Turumba. Yes. Parang you're spinning off your axis, parang ganun. Oo. Pero in a very religious way, at ito po ay ating in-apply. Ang mga kalalakihan din po, siya nagbubuhat ng carol-carosa, ng imahe ng mahal na birhen. Sila naman po, medyo parang medyo inspired din po ng pagtuturumba sa'yo, Turumba, ang ginagawa nila. Ang history kasi niya, noong 1788, nakita yung original frame image ng Nuestra Señora de los Dolores, Our Lady of Sorrows, sa pampang ng Laguna de Bay dito sa Pakil. Opo. Ang mga nakakita doon ay ang mga sakadora o yung mga babaeng namimili ng isda. Opo. So, nung makita nila yon, may mga milagro, like tuyong-tuyo yung kwadro samantalang bumagyo the night before. Number two, hindi nalang mabuhat, dapat magaang lang yon. Parang merong bigat ang usa. Tapos, at naidala na po natin sa simbahan po ito. Okay. Tapos, yun ay made of metal. Bakit siya hindi lumubog? Opo. Samantalang metal siya dapat. Opo. No? Ngayon naman, syempre, milagro na idala na natin dito. Tapos, ating nire-revere. Ma'am, ito po, kasama ni Arnold. Hi, Arn! Hi, Arn! Good morning, Ben. Good morning, sa pagkain. Syempre, mga pagkain, tubong Pakil, ating sinusubukan dito. Meron tayong okoy di Turumba. Naku, ang sarap nito, okoy di Turumba, ma'am. Natutuwa ko, tinikman ko na ito. Napakanipis. Tapos meron po nga, ito po niluluto ni ma'am, ito po yung hipon na maliliit lamang po, tapos po talagang napakanipis po ng butter. Okay, tapos magkano po binibenta ito, ma'am? Magkano po binibenta? 10 piso lamang ito! At meron tayong bibingkang pakil. Pagkalaki-laking bibingkang pakil, tignan nyo naman yan. Napakalaki. At syempre, hindi mawawala sa Laguna ang espasol, ang suman, at syempre, ang leche flan. Napakasarap! Kailangan natin tikman ito, ma'am. Masarap po ito, no? Favorite pa rin. Naghahanap ng kaning puti ito, ah. Wow! So, makikita mo, para lang siyang cropek, di ba? Parang cropek na sinasabi natin.